Hello mga boss. Gagawin naman natin ngayon, ayan, sa CRT TV na ang brand kung titignan nyo, LG. So, ang mission nitong TV na to, base sa customer, ayaw daw mag-power on. So, habang nanonood daw sila mga boss, bigla na lang namatay itong TV. Ayun, hanggang sa meron daw silang namoy na sunog. So, yun bali ang mission nitong TV. Ngayon, hindi na natin itatry pa ito mga boss. Bale, bubuksan na lang natin to para yun na nga, hindi na lang lumaki pa yung problema. Lalo na meron daw ng amoy na sunog dito sa TV. So, bago natin gawin yan, sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na ang notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, nabuksan ko na itong TV. Ipapasinin pala natin mga boss, itong TV, ayan. Papasinin natin, hindi pa ganun karumi. So, hindi ko inaasahan yan. Lalo na itong TV na ito mga boss, medyo matanda na. Ngayon, balik tayo. So, base sa customer, sabi nila mga boss, meron daw nang amoy na sunog dito sa TV. Ngayon, unahin natin, i-check dito itong mga pyesa. Tignan natin kung meron bang nasunog na parts. So, sa mga kapasitor yan, kung papasinin natin, wala naman tayo nakikita ang bloated or sunog. Ayan mga boss, okay naman tong kanyang mga kapasitor. Ayan mga boss, base sa pag-check ko abang tinitignan ko tong mga pyesa, so meron akong napansin dito sa kanyang board, sunog. Ayan, so possible ito yung sinasabi ng customer na naamoy nila na sunog dito sa TV. Baliktarin ko lang tong board mga boss para mas makita nyo itong sinasabi kong sunog. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale ito yung sinasabi kong nakita kong sunog. So, papasinin natin, bale, nasunog dito yung mismong board. So, wala akong nakitang sunog na pyesa. Bale, ito yung nakita kong sunog, ayan. Malapit sa chopper. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga boss, bale, yan yung chopper. Yung kulay dilaw na yan. So, dyan banda yung nakita kong sunog. Ngayon, gagawin natin, bale, i-check din natin yung mga pyesa dyan. Malapit sa chopper, lalo na yung mga diode or ceramic capacitor. So, ganun bali ang gagawin natin dito mga boss. I-check natin yung mga pyesa malapit sa chopper. Tapos, yung sunog na nakita natin sa board, lilinisin na rin natin yan. So, gawin ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko nang malinis tong board. Bale, tinanggal ko na yung sunog na nakita natin dito sa board. Ayan, papasinin nyo, butas na. Ngayon, tong wire na yan, bale, naglagay tayo ng wire, jumper. So, dahil nga butas na tong board mga boss, naputol na yung circuit. So, naglagay na lang tayo ng jumper. Ngayon mga boss, itong diode na yan, bale, natest naman natin yan, good naman. Tapos, tong ceramic capacitor, good din naman mga boss. Sa mandaling salita, base sa mga pyesa dyan, malapit sa chopper or dito sa sunog. So, wala naman ako nakitang mga shorted na pyesa. Bale, ang ginawa ko lang dito mga boss, tinanggal ko yung sunog na parte dito sa board, ayan. Tapos, itong jumper, kung papansinin nyo, nilagay ko yan. Dahil yun na nga, putol na yung board, yung circuit. So, kaya naglagay ako ng jumper, ayan. Ngayon mga boss, nga gawin natin dahil... Yun na nga, wala naman ako nakita shorted na pyesa malapit dito sa sunog na yan. So, tinanggal na natin yung sunog. Ngayon, pwede na natin i-try ito. Tignan natin kung magpa-power on. Pero bago natin gawin yan mga boss, papagkita ko na muna yung circuit. Bale, itong chopper, ayan, yan yung supply nitong kanyang B+. Ito yung positive. So, kung titrace natin yan, bale, pumunta yan dito sa B+ nitong playback. So, ito naman yung ground, ayan. So, ito yung positive supply. So, dumaan ng fuse or jumper, tapos diode, tapos capacitor, filter capacitor na 100 UF by 160 volts, tapos pumunta na yan mga boss dito sa B+. So, possible na naging daylan to mga boss kung bakit nasunog tong board na yan. Possible tong ground at itong supply nitong B+, pwedeng uminit tong board hanggang sa nasunog yung board na yan, hanggang sa nag-grounded, so hindi na nag-power on tong TV. So, yun ang nakikita kong daylan dito mga boss kung bakit nasunog yung board na yan.
Ayan mga boss, bale, gagawin naman natin ngayon after natin malinis yung board, matanggal yung sunog dito sa board, tapos napag-test din naman tayo ng mga pyesa malapit dito sa nasunog na board. So wala naman ako nakitang shorted. Ngayon, itatry natin yan. Tingnan natin kung magpa-power on ba tong TV after natin malinis tong kanyang board yung nasunog. So sana mga boss, mag-power on na lang. Ayan, so ibalik ko lang tong board para yun na nga may try natin. So ibalik ko lang. Ayan mga boss, bale, tapos ko na may balik yung board. Ngayon, try na natin, saksak ko lang. So, naka-switch on na tong kanyang switch. Saksak na lang natin, ayan. Ayan mga boss, mukhang nag-power on tong TV. Umilaw yung kanyang indicator, tignan natin yung kanyang tube. So, umilaw rin mga boss, tignan natin dito sa harapan kung meron display. Ayun. So, titignan nyo, ayan, nag-power on na to TV. So, ibig sabihin mga boss, yun lang talaga naging dahilan dito kung bakit ayaw mag-power on itong TV. Dahil dun sa sunog. So, nakita nyo mga boss, bale, ginawa ko lang dito sa TV na to. Una, bale, tinagal natin yung sunog na part dito sa kanyang board. Tapos, naglagay ako ng jumper dahil nga dun sa nasunog na board, yung circuit na putol na mga boss hanggang sa naglagay ako ng jumper. Ngayon, pagdating naman sa mga pyesa, pag-test ko dito sa malapit sa chopper or nasunog na board. So, wala naman ako nakitang shorted na pyesa. Hanggang sa, yun mga boss, dahil wala akong nakitang shorted na pyesa. So, tinry na natin na i-power on tong TV. Hanggang sa nakita nyo, nag-power on na mga boss. So, ibig sabihin, yun lang talaga yung naging dahilan nito. Bakit tayo mag-power on? Dahil dun sa sunog na part dito sa anyong board. Grounded. So, nakita nyo naman, wala naman akong pinalitan na pyesa, mga boss. Yun lang talaga. Ngayon, dahil login na itong TV, balik na rin ko lang para yun na nga, makita natin yung buong kanyang display. At para makita natin kung wala na bang ibang problema itong TV na to. Ayan, mga boss, try pa natin ng isa pang beses itong TV na nakaharap sa atin para yun na nga, makita natin yung kanyang buong display kung wala na bang ibang problema itong TV. Power on. Ayan mga boss, umilaw na itong indicator. So, hintayin lang natin. Ayan, kung titignan nyo mga boss, buo naman yung kanyang display. At kung papansinin natin mga boss, maliwanag pa itong display nitong TV. So, lagyan ko lang ng antena para mas makita natin yung liwanag nito. Ayan mga boss, kung titignan nyo, buo naman yung display nitong TV at yung kanyang kulay. Ayan, maganda pa yung kulay nitong TV. So, yun lang talaga yung naging dahilan nito mga boss, bakit ayaw mag-power on. So, dahil laugay na to, hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga beginners dyan, although basic lang tong ating video ngayon, kahit pa paano, meron kayo natutunan. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin video, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat. Surprise! Happy birthday ma! May sinulat po ako. Paano ba magpasalamat sa pagmamahal na walang